But, you know, if you prioritize God, it will work all together for this. Amen. God is a God in order ang ating Panginoon. Amen. Hindi siya messy. Amen. At alam ko na marami tayong mga issues sa buhay. Ang Diyos lang ang makakapag-ayos. We are powerless. Magalit tayo kung magalit. Nakakasarap ako sa itong asawa kong ito. Ganun, nang gagalaiti tayo. Hindi mo alam, sayang yung lipstick mo, sayang yung eyebrow mo, sayang yung gandang dami mo, yung mukhang aso. Diba? You're just wasting time. Pero kahit wala kang makeup, wala kang mga, wala kayong singsing na ganito. Kahit wala kayong singsing na ganito, maganda pa rin kayo. Best pa rin kayo sa mata ng ating Panginoon. Amen. Yun, yung importante yung heart natin na ibigay natin sa ating Panginoon. Yes. Kasi yun yung talagang target ng bak. Oh, tagal na dito, lagi ka nga duduugan. Ano to yung kong kababae niya? Ano kwarta na lagi ka? Apay among? Panunod mo lang, Aja. You don't know. Iti journey met iti daytangan duduugan dito yung Hong Kong. Yung sabi nila, matagal ka na. Matagal na yan sa Hong Kong. Nakakahiyang makipag, ano, fellowship. Kasi, tingnan mo naman ang damit nila eh. Talagang, ano naman, gorgeous na sabi nila. Pag nag-holiday sila, eh, nahiya ako dahil chinelas lang ako. Dahil, syempre, baguhan ako. Hindi ko po maabi yung mga yan. Minsan, ayin tayo diba-dita. Yes, makita mabuyang, maisaw-sawang mo. You can alter what you see in her personality outside, pero you don't know her heart. Kasi hindi mo alam, punong-puno siya ng darkness dito sa puso niya. Yung negative na, ano, ikaw na, sabi mo, oh, wala akong ano. Pero alam ko, ang Panginoon, bibilhan ako ng bagong shoes niya. Amen. Naka 3 years na ako, bayad na ako sa utang ko. Amen. Yung placement ko kasi inutang eh. Mga ganun yung mga sinasabi ko ito kasi ganun ako noong baguhan ako dito. Kaya, ay, experience. Kasi lahat naman tayo eh, ang dumaan sa pagiging baguhan. Yung parang, lahat na gagawin mo parang nakakahiya ka doon ka lang sa park kasi huwag kang sumama sa pupunta yan sa McDo mamaya, wala akong pera. Mga ganun ba? Minsan pa, magluluto ako ng anong baon ko para hindi ako mukhang tanga. Mga ganun. Kasi nga, sa isip natin, pero pagkasama mo si Jesus, hindi mo alam. Ang employer mo mismo ang gagamitin ni Lord. Oh, amen, yes. Sabi niya, oh, my helper, it's your holiday today. Tapos yung please na please siya sa performance mo, tapos yung palangiti ka. Meron kang $50 for your snack, amen, for your lunch, for your meal, then enjoy yes with friends. Don't worry. Meron yung mga pinagtatrabaho pa, holiday na nga, pero sasabihin pa ng amo, please come back earlier. Holiday mo na nga, kung wala kang kapayapaan, di ba? Wala kayong holiday mo, dapat iyong-iyo yun lahat ng oras. Doon ka lang magre-relax, lalo yung mga hindi nakakaupo. Kaya, ang Panginoon ay hindi niya tayo ano yun, hindi niya tayo kumbaga ano yung mga heart desire natin at nakita naman niya i-deserve ka, masusurpay more than that you are asking a favor from him, it will flow. Amen. It will flow the blessings. Gagamitin niya yung mga relatives mo, friends mo, kapatiran sa church. Basta lumapit ka lang sa Panginoon. Amen. Kasi yung tinitingnan ng Panginoon, hinahanap na yung tunay na pamahal sa Kanya. Oo nga, laging Linggo, nagpupuri ka, nagpa-hallelujah. Paglabas, para sa ano? Shot? Mostly, ganyan ginagawa ng mga, merong ganyan sa ating mga Kristiyano, na alam ko na dito, wala ni kahit isa. Amen. We are all captured in the heart of God. Amen. Amen. Ang Panginoon ay tinitingnan niya yung kalidad natin. Looking for one quality and availability. Yung kalidad natin sa buhay. Kalidad natin sa Panginoon sa ating spiritual na buhay natin. He is looking for the quality one. May pangalan para sabihin nila. Uy!
maganda ng damit niya. Talagang mamahalin branded. Ako dyan lang, Sapman. Sapman, Sapman. Doon nag-uhayo ako, tagpapay. Pero tingnan mo, branded. Diba? Ay, ako doon nag-sale sila 50% off, 70% off. Nakuha mo 300. Pero yung nagsuot ng $5, wow, so attractive. Parang kinuha sa mannequin shop. Diba? True. Yung quality. God is looking for quality. Yung quality natin. Hindi ka naman pwedeng sabihin mo na, oh, yung time ko sa mga kaibigan ko, inaagaw na ni Lord lagi sa simbahan. You don't know the benefits of soaking unto God your time. Hindi mo alam, lalo tayo OFWs, hindi natin alam kalagay ng pamilya natin. Yung anak mo, God sees your family while you are here busy doing your best to God. Yung akala nyo kasi, minsan kasi, ang mga ano, uy, nag-bless ako ng ano kay ano, ganito. Sabi ni Rose na, pag ibinigay mo yung best mo, magtutubli yun. Yung talagang mag-overflow yung, bakit wala naman ay? Huwag mong isipin yun, kasi ang Diyos, alam niya yung best needs mo. Kung pera, i-bless mo sa kapatidan mo, itinulong mo, or binigay mo kay Lord. Kasi lahat ng ginagawa natin para kay Lord. Huwag mong, yung $20 mo na shinare mo, kumbaga, you bless it, magiging 40, magiging 60 at that time. No. God knows your needs. We yes. are this, kahit $1 na ibinigay natin para sa Panginoon, yun magiging $100, thousands pa yan. As long you as honestly or serving the Lord in spirit and in truth. Amen. Kasi marami na sa atin ngayon na sabihing Kristiyano siyang matagal. Pero how about the application? Nakikita mo lagi na kasi maamot. Pag may sinabi kang problema, one, nagpagpala ta. Ayos tayo. Ganun din ako. Yung akala nyo yung mga nag-share sa inyo ng problema, God wants to use you. Listen to them. Amen. Amen. Hindi mo sila matulungan ng kahit anong bagay, yung needs niya. Prayer works. Amen. Alam mo, yung even a single word that you yung ipinag-pray mo siya, hindi mo alam paglabas niya o kaya paghiwalay ninyo, natagpuan na niya yung ano, pangangailangan niya. Because Amen. Of God's working. Amen. May mga instrumento siya na gagamitin. Amen. Kaya kailangan natin maging totoo sa harap ng ating Panginoon. Amen. 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 Alam ko na dito, seryoso ang lahat sa Panginoon. Gaya ng like yung pagmamahal natin sa asawa natin. Sino dito ang kayang biruin ang asawa? Sana ang may asawa. Yung binibiro-biro yung pagmamahal niya sa asawa. Magagalit, diba? And transparent, there is a transparency rin na pag siya yung nagbiro-biro sa'yo, yung asawa mo, of course, magagalit ka, diba? Hindi naman tayo nagsama para sa biruan lang. Yeah. Tapos, syempre, kailangan nating maging seryoso sa relationship. Mahalin kita, mahalin mo rin ako. Mm. At ang ating God is the center in our marriage. Yan sana yung isipin natin. Bakit ko to, I don't know why, na binabanggit ko about sa marriage. Kasi as OFWs, nakikita ng Diyos na mostly yun yung mga problema na nag-aaray sa buhay natin, di ba? Yes. Ang ganda-ganda ng pangarap natin, lakay. Mapanak kung magpatakder, kanto di balay, agurumunga. But then, it turned to nothing. Kasi ang asawa mo, kailangan ka niya sa gabi. Maghahanap ng asawa, wala. Ngayon na influensya ng world, ano nangyari? It turns into negative result. But, kahit malayo tayo sa Panginoon, nandun yung time natin. Make room in our heart to pray to God. Iko-control niya yung asawa mo. Uy, may maganda dun ah. Ay, hindi. Maganda pa rin yung asawa kong si Grace. Amen! Pag sinabi ng kaaway, lumingon ka dun, lumingon ka dun. Ang ganda lang kita mo. Hindi. Ang asawa ko pa rin maganda. Iti-turn. God is in control. Amen. God is in control. Amen. Hindi siya malayo sa atin. Malapit ang Panginoon sa atin. Ngayon, huwag kayong mag-iisip na akala nyo, yung load nyo, uubusin nyo, oh, napanang! Saka ngayon!
Bakit sabi ng mga bata ganito? Wala ka daw. Nakainom ka na naman? Nagsasayang tayo, tapos tayo nag-hysterical na. Wait, yes, ma'am. Nagagalit ka kanina sa asawa mo, biglang tinawag ng amo. Ano na yung pag-mixing mo yung galit tsaka yung ngiti mo sa amo para ma-please na, siyempre magtata, what are you doing? What happens to you? Nothing, ma'am. I'm just happy. Pero iba yung ngiti mo, ngiting aso. Kaya kailangan natin na, ano yun, ito yung mga karaniwang nangyayari sa buhay natin, di ba? It's really true na nandito tayo sa loob. Makikita naman tayo sa Sunday, di yun ang first time, unin mo ako. No, hindi niya nasabi. Hindi, it's not specifically, say it's dito sa Biblia na sasabihin niya, siya ay babalik na his life at this midnight. Amen. Alam nga yung magnanakaw sasabihin sa'yo, o yung bahay mo. Alam ko na may mga appliances ka dun. Pupunta ko mamayang gabi, matulog ka ha. Nanakawin ko yung ano mo. Ganon. Hindi. Ganon ang pagkahalintulak ng kung kailan babalik si Jesus. Amen. Busy lang tayo sa ating Panginoon. Gaya ngayon, we don't know. While I'm here, while you are listening, and God, ang Panginoon ay biglang dumating. At least, naka-ready tayo. No? We don't know when. No one knows. Hindi alam ni Wonder Woman yun. At saka ni Superman. Ang nakakaalam lang ang Panginoon. Kaya, ang gusto ng Panginoon, lagi tayong nakakonected sa Kanya. Subukan yung ilubat ang cellphone. You cannot contact everyone, right? Pero kung laging full charge ang cellphone, wow, Facebook, wow, YouTube, wow, makontak ko manol, Jekas, wow, yung mga ganun. Makontak ko mali, nilakay ko no, ading nung ata manol, tatanga oras, yung ganun. Nandun yung excitement. Gamitin mo rin yan sa Panginoon. Number one sana, nandun yung excitement during Saturdays, during gatherings, in public holidays, nandun ba yung excitement natin or na-excite tayo sa beach? Kasi gusto natin, ano, unahin natin ang Panginoon. Amen. Tumatawa si Pastora Jovelyn, alam ko na beach kanina yung plano, pero it turns na nandito kasama natin. Amen. Lord. Ang Diyos talaga ay napakabuti. He is a good planner in our lives. Amen. Kahit anong sabihin mo, kainit, mas maganda nga lumangoy-langoy ka doon, bumabat ka. Paglabas mo sa tubig, para kang nababat sa suka. Gusto mo yung, kasi alam nyo, kahit na magliwaliw kayo, ang yung inner heart natin is very empty. Anong magiging reflection? Ano yun? Yung mukha natin. Diba? Magsashine kung ayun nasa puso mo. Pag ang puso mo ay masayahin at laging ang Panginoon lagi nakatingin sa Panginoon, ay makikita mo yung ano, the way how you speak, the way na manamit ka, the way na usher ka ng mga kapatiran na papunta rito, makikita ka kahit hindi ka pa nagsalita, hindi lang preaching ang ministering, but doing in action. Like, yung kanina, dalawang beses nagpunta sa MTR, alam ko na pagod, at ano, nakalista yan. Nililista na, oh, yung anak ko na naman, ay, bumaba na naman, ay, nako, ano, bumaba na naman ang anak ko. Yung iniisip ng Panginoon, kita mo yung ano, in one day, lahat ng ginawa mo dito sa lupa, the reward is in heaven. Amen. Gusto nating makasigurado sa ating Panginoon, ang kaluluwa natin, na pagdating ng panahon, kasama natin si Jesus. Huwag na tayo magmaangan. Narinig ko na yan, laging word of God. Si Sister Chris, alam ko yung buhay niya. Mga ganon. But, remember, kung nakatingin ka sa tao, talagang madatapang ka. Amen. Lahat tayo nakakaranas ng pagsubok. Amen. Lahat tayo nalalamig minsan. Lahat tayo on fire. But don't rely being on fire. Yung connection mo sa Panginoon. Amen. Why not look unto Jesus? Amen. Kasi once na nalamig ka mo, mainit ka ngayon, nalamig ka, wala na. Nawala ka na sa direksyon ng buhay mo. Wala ka na ba sa landas ng buhay? Ang Panginoon lang ang makakatulong sa atin.
asawa ay pinahiram ng Panginoon yung buhay niya. Ang anak natin, hindi mo masasabing akin ka. I can control you. But number one, ako na naranasan ko na nasa pagdadalaga yung mga anak ko, pagbibinata. Grabe. Akala ko kaya kung ako masusunod, wag kayo maalis dyan. Bawal makipag-boyfriend. Yung nandun na kasi kolehiyo na, hanggang yung graduating, malaman-laman mo may boyfriend. Ang gusto mo, focus mo na sa pag-aaral kasi ang hirap pa yung magpuskus ng toilet.